Magandang araw sa lahat na nanonood ng vlog na ito. First time ko mag-vlog dahil po agrabyado po ako at ang aking buong pamilya, especially sa kay nanay saka sa aking apat na tiyahin. Ako po yung nag-isip na mag-vlog para po makaabot po to sa mga tao kung tama ba itong ginagawa ng register of deeds diyan sa kabangkalan na magmanipula ng isang dokumento sa lupa. So ito yung aking sasabihin, ito yung nangyayari sa amin ngayon kasi po yung property po ng aking parents na minanaya po sa kanyang parents ay po ay bininta ng kanilang kapatid. Bali po ay sila po ay dusing magkakapatid at mayroon pa pong kapatid sa kabila. So hindi po naging sangayon yung aking parents at ang aking tatlong tiya sa bintahan. Ayaw po nilang ibinta yung sa kanilang kahati doon sa naiwan na property po ng parents nila. So yun nangyayari, bininta kasi po hawak po ang titulo ng isa naming tiyahin na si Budi, na hinawakan yung titulo na hindi binalik doon sa magkakapatid. Dapat po supposed to be yung lahat ng property po ng kanilang parents dapat po equal po yung paghahatian doon. So po yung nangyayari po ay ganito, nagbinta po sila kay Mr. Yap. So nagkakaroon po ng bintahan at sinabi po sa kanila at sinabi po nila pala sa kapatid nila na sa dusi yung price is 4 million. Pero hindi po 4 million. Ang totoong presyo po is 9 million. Ang sinabi lang po nila doon sa kapatid nila is 4 million. So ngayon, ang 4 million, ang 1 million binigay doon sa kabila nilang kapatid at yung 3 million pinaghatian nilang 12. Pero doon sila ni nanay tsaka yung tatlo yung tiha hindi nag-agree at hindi pumirma doon sa kasunduan. So ang nangyayari po, ito po yung mga tiyahin namin na nagmanipula po ng mga perma, nagpo-forge ng mga perma ng ninanay at ang apat naming tiyahin, in-forge nila para yung may-ari ay maniniwala na o mag-agree po yung apat. Pero sa katotohanan po, hindi po sila in-forge po yung perma. Kaya po yung kapatid ko po umakyat sa kaso para magkakaroon po ng karapatan po ang aking parents at ang aking apat na tiyahin po sa property na iniwan ng kanilang parents din po. So ako po ay nananawagan po kung ito ba ay ginawa ng ROD o Register of Deeds dyan sa kabangkalan na magmanipula po ng isang dokumento. Kasi 2017 po pala na transfer po yung title ng lupa doon sa kay Mr. Yap. So balit dalawang tao po ang nagpapalit-palitan po doon. So na-check ng kapatid ko dyan sa Register of Deeds sa kabangkalan. Ayaw, kasi po every namang hingi po kami ng record about sa title ng lula namin at yung tiyahin ko na humingi po ng title din doon po sa Register of Deeds ang binibigay po sa nakapangalan pa rin po kay lula. So meaning to say, tinatago nila kung ano ang nangyayari doon sa title ng lupa. So malaking kasinungalingan ang ginagawa ng Register of Deeds sa kabangkalan. Sana po kayo po ay maging equal naman po at maging patas po sa mga taong naagrabyado. Hindi dahil po sa pera na ibinigay po sa inyo para babaguhin yung titulo, supposed to be yung titulo hindi dapat pwede babaguhin kasi wala pong legality na nangyari sa bintahan. Kasi po magkakapatid po lahat po may karapatan do sa lupa. So ang naagrabyado lang po kami dahil po yung lupa ay ang parents namin hindi nakakuha ng partiya doon. So ngayon pinaglalaban ng kapatid ko at nakuha doon sa Register of Deeds yung tinatago nilang type ng mga dokumento na nakapangalan na po, nakatransfer na po pala kay
Mr. Yap at na-transfer din po ni Mr. Yap kay Alaban. So ngayon ang nangyayari, hindi ko po maintindihan kung bakit ganun ang ginagawa ng registro deeds diyan sa Kabangkalan. Sana po sa mga namumuno diyan, babaguhin niyo po yung sistema kasi yung sistema niyo po masyadong mali. Kasi naagrebyado na po kami, niloko niyo pa. So po ako po ay nananawagan kung mayroon pa po pong karapatan yung parents ko dahil po doon sa transfer nila na illegal. Illegal po ang pagta-transfer. May nangyayari pong hindi tama doon sa loob ng registered deeds para ma-transfer po sa pangalan ni Mr. Yap at na-transfer din po ni ang na-transfer din po after kay Mr. Yap, na-transfer din po kay Alaban. So parang pinagraraluan ng sistema. So ngayon nananawagan po ako kung ito pa yung vlog na to ay makahingi po ako sa inyo ng advice kung anong dapat gawin po. Ito po yung kasi karapatan po namin at karapatan po ng parents po namin dahil po tumatanda na po sila at kailangan din nila yung mana nila doon sa parents nilang namatay. So dapat naman po sa mga kapatid po nila ni nanay at ng tiyahin ko po na mga kapatid po yung mga sinungaling, yung mga kapatid po nga manuluko yung mga mukhang pera na nagkakaroon lang kayo ng ano dahil po sa panuluko nyo. So ngayon ang ano dito dapat inayos nyo ng maayos yung bintahan pala 9 million sinamin nyo dun sa mga ibang kapatid na 4 million. So malaking kinuha nyo, malaking kinulimbat nyo doon sa bintahan, niluluko nyo yung kapwa nyong kapatid dahil sa personal nyong interest dun sa pera. So ngayon dapat naman babaguhin yung sistema nyo kasi tumatanda na rin kayo. So paano yan? Ay problema kasi pagpaglalaban namin yung karapatan ng parents namin. Kasi alam namin na may karapatan din po kami dyan at kayo may karapatan. So dapat naging equal po tayo. Hindi po tayo naglulukuhan. Yan lang po yung masasabi ko po ito sa una kong vlog. Pero may susunod pa tayong iba vlog regarding dito po sa pangyayari na to. Para po yung mga taga-redeang ang hinanakit po namin dyan sa Kabangkalan sa Register of Deeds. Sana ayusin nyo naman po yung trabaho nyo dyan kasi yung tao na nagtiwala dyan sa inyo sa siyudad sa Kabangkalan pero kamo mismo yung gumagawa ng kalukuhan dyan sa loob mismo ng hanay nyo. So sana po malinis nyo po yung hanay nyo para yung mga tao dyan sa Kabangkalan magkakaroon ng tiwala sa inyo. Yun na po. Salamat po.